Ilang mambabatas kinwestiyon ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers kung kailan mababayaran ang sahod ng libo-libong Pinoy workers na nagtrabaho sa ilang kumpanya sa Saudi Arabia mula 2015 hanggang 2016. Si Daniel Manalasta sa report. Rise and shine, Daniel. Kinwestiyon ng ilang mambabatas ang mga kawani ng Department of Migrant Workers kung kailan mababayaran ang mga overseas Filipino workers sa Kingdom of Saudi Arabia hinggil sa unpaid claims. Ayon kay Senator Rafi Tulfo, maraming OFWs ang nagtatanong na sapagkat hindi pa umano sumasayad sa mga palad nila ang bayad na dapat matanggap. Malapit na po silang mabayaran, Mr. Senator. Malapit na. Opo. When you say malapit, malapit ng next month, malapit ng next year. Ang kausap po malapit namin, ng isang dekada pa. Mismong yung kanilang crown prince po ang nangako sa ating mahal na presidente na babayaran mismo yung Saudi claims ng Kingdom of Saudi Arabia government. Kailan po ito? Apo. May parating po silang napakataas na minister dito po sa ating bansa ngayong taon. At yung po minister na yon ay inaasahan po natin makikipagpulong sa ating mahal na presidente at may good news po. Pero ayon kay Tulfo, dapat masigurong matanong na rin mismo ang hari ng Saudi kung kailan matatanggap ng OFWs ang pera at magbigay ng petsa. Tingin naman ng Department of Foreign Affairs. Early this year, our embassy reported that it is not realistic to expect the payment to come this year. Oh, it's not realistic. However, that was before Mr. Olalla himself went to Saudi Arabia. In fairness po kay Sec Toots, yung pong announcement niya, ang sinabi lang po niya ay babayaran na po ng Saudi government yung pong claims. Wala po siyang in-announce, Mr. Senator. Well, then don't do that again. Don't do that again. Babayaran na. Dapat magsabi kayo, babayaran na sa December 1 o December 24 ang mga OFW para meron silang looking forward to that particular date na ikatutuwa naman nila. Iniulat naman ng DMW na tumaas ang deployment ng OFW kumpara noong mga nakaraang panahon, kung saan ngayon 2023, halos 2 milyon na raw ang kanilang na-deploy. Sa mga sea-based sectors naman, unti-unti na raw nilang natutugunan ang mga naging problema. Sa wakas, nabigyan na po tayo ng tamang sertifikasyon upang ang patuloy na paglipad, patuloy na pagsampa ng ating mga seafarers po ay andoon. Patuloy naman tinutugunan ang problema sa Dubai, problema sa 24/7 hotline, sa OFW Hospital at iba pa nilang mga programa. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.